pinagitan na si Pangulong Duterte pero wala pa rin napagkasunduan ang Senado at ang mababang kapulungan kaugnay ng 2019 National Budget. Pinulong ng Pangulo ang ilan sa mga senador at kongresista sa palasyo kagabi. Sa huli, ayon sa Malacanang, tanging kongreso lang ang pwedeng umayo sa problema. Paalala naman ng economic managers, may negatibong epekto sa ekonomiya ang nangyayari. Live mula sa Makati, may report si Jam Cisante Caico. Jam? Jessica, kahit mismong Pangulo na ang namagitan, nagmintegas pa rin ang Kamara at Senado ukos sa kanilang magkaibang posisyon sa 2019 budget. Ngayon, mukhang malabo na talagang maipasa itong 2019 budget sa kongresong ito. Ang Pangulo na ang nagpatawag ng pulong na inabot ng higit isang oras. Pero tila walang narating ang usapan para mag-ceasefire sa bangayan at maisaayos na ang nakabinbing 2019 national budget. Giit ni Senate President Tito Soto, hindi niya pipirmahan ang 2019 budget kung hindi iuurong ng Kamara ang ginawa nilang pag-realign ng lump sum budget na mahigit 70 billion pesos, kung saan hinati raw ito sa mga kongresista at mas nakalamang ang mga kaalyado ni House Speaker Gloria Arroyo kesa sa mga alyado ni dating Speaker Pantaleon Alvarez. Labag daw sa konstitusyon, sabi ng Senado, na galawin ang budget matapos maratipikahan. Sabi ng Kamara, walang mali. Hindi nila aalisin ang mga na-itemize na budget para sa mga proyekto nila. Ginawa nga raw nila ito para mas malinaw kung saan mapupunta ang pondo. Mukhang nagutom sila noong panahon ni Speaker Alvarez. Ituloy yung opportunity nila, natira sa kanila 1 year eh. Kaya nga pinipilit kasi matatapos na yung term. Assuming that is brought to our attention, the solution is within the chamber, within the House of Representatives, and not to the Senate. We will do what is right in our own house, and let them do what is right in their own house. Nasa Senado na ang kopya ng 2019 national budget. Kapag hindi ito pinirmahan ni Soto, hindi ito maiaakyat sa Malacanang para pirmahan at aprobahan ng Pangulo para maisabatas. Sabi ng palasyo, kongreso lang ang makakaresolba ng problemang ito. Hindi raw pwedeng makialam ang Malacanang dahil co-equal branch sila. Pero paalala ng mga economic managers, hindi maganda para sa ekonomiya ang nangyayari. Kung hindi raw maipapasa agad, bababa ang gross domestic product ngayong taon. Ang GDP ang prime indicator ng paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Apektado ang mga infrastructure projects kung saan 240,000 na trabaho sana ang naghihintay. Apektado rin ang implementasyon ng unconditional cash transfer at pantawid pasada programs. Jessica, binilinan daw ng Pangulo yung mga senador at kongresista na resolbahin itong issue. Pero sa ngayon, wala pang plano na mag-usap muli yung dalawang panig. Jessica. Okay, Jam, kung ganyang nagmamatigasan sila, tama ba yung word na yon? May compromise pa bang posible? Kasi ibig sabihin, pag compromise, ibig sabihin, they will have to meet each other halfway. Kaya lang, na-ratify na eh, di ba? Napagkasunduan na. So, ibig sabihin, babaguhin na naman nila. Kasi ang problema yata, yung na-ratify na, ang ginawa ng Kongreso, kung tama yung intindi ko, ay yung in-itemize nila o ni-realign nila yung napagkasunduan na walang ganon, di ba? Jessica, si actually, dun sa pulong kagabi, itong si Senador Ping Lacson, nagmungkahi siya ng isang compromise. Ang sabi niya, pwede daw kung kumbaga ibalik ng Kamara yung original version ng budget na niratipikahan nila sa Senado at sa Kamara. Tapos, pipirmahan daw ito, syempre ni Senate President Tito Soto, papapirmahan kay Pangulong Duterte. At kung may makita raw si Pangulong Duterte na unconstitutional doon, pwede naman daw i-veto ng Pangulo. Ngayon, anong mangyayari doon sa mga gustong proyekto ng mga kongresista na maisama? Pwede naman daw magpasa ng supplemental budget para mapondohan yung mga proyektong ito. Kaso yung mga kongresista, hindi sila pumayag doon sa mungkahing yun. Ang sabi ng Kamara, dahil daw kapag daw ginawa nila yun, mananatili daw doon sa 2019 budget yung lump sum allocations. At sabi nila, unconstitutional daw yun. Pero ang sabi naman nitong Senador Ping Lacson, pwede naman yun i-veto ng Pangulo. Sabi niya, ang tunay na dahilan daw kung bakit umayaw daw yung Kongreso, ay yung Kamara, ay dahil ayaw daw nila yung supplemental budget ang paraan dahil sa paraang yun,
hindi raw sigurado na makukuha nila or makukuha nila yung kanilang pork barrel o mapupondohan yung kanilang mga pet projects. So sa ngayon, talagang nagmamatigas nga yung dalawang panig para sa Senado. Ang natanging paraan lang para ibalik ng Kamara yung original na version na niratipikahan nila. Pero para naman doon sa Kamara, ang natanging solusyon ay tanggapin ng Senado yung kanilang ginawa, Jessica. Mm-hmm. Pero Jam, do you have any inside story on what transpired kagabi? Did the President take to task, no? Pinagsabihan niya kaya man lang ang lower house kung bakit ganon, na-ratify na tapos binago pa nila, ginawa nilang itemized o ni-realign nila yung pondo para magkaroon sila ng share, para magkaroon sila ng pera sa kanilang mga proyekto. Jessica, base sa nakuha nating impormasyon, parang yung Pangulo talagang pinagtagpo lang niya yung dalawang panig. Ang pinakanagsalita talaga yung mga senador at yung mga kongresista, tapos pinakinggan sila ng Pangulo. Hindi naman daw masyadong heated yung usapan, pero yun nga, hindi talaga sila magkasundo. Si House Speaker Gloria Arroyo daw ay tahimik during the conversation. Ang nagsasalita daw doon sa Kamara ay si House Appropriations Committee Chair Rolando Andaya Jr. Sabi ni Senador Ping Lacson, ganun daw talaga kasi yung style ni Pangulong Duterte. Hindi daw siya nakikialam doon sa Kongreso. Pati daw doon sa, for example, sa commission appointments, kapag meron siyang cabinet appointee, hindi daw siya nagdidikta na, oh, i-approve nyo to, o i-confirm nyo ito. So ganun din, nakita naman daw yung style niyang yon doon sa pulong kagabi na hinayaan niya lang magsalita yung dalawang panig, pinakinggan daw, tapos mukhang talagang hindi nagkakasundo. Ang bili na lang niya sa huli ay ayusin niyo yan sa inyong sarili dahil yun nga, meron nga rin policy ang Malacanang na hindi sila mangingialam. Jessica. Mm. But does it look like it's possible na magko-compromise ang Kongreso o ang lower house at ang Senado, Jam? O at this stage, parang kanya-kanya silang patigasan ng posisyon? Jessica, parang ngayon medyo malabo yung kompromiso eh. Actually, after the meeting, medyo nagkapalitan pa lang mas kumbaga maanghang na salita yung ibang senador at ibang kongresista. Kasi yung ibang kongresista, naglabas sila ng information na sabi nila yung mga senador daw, meron din namang realignments. Tapos inisa-isa pa nila kung ano yung mga realignments na yun. Pero yung mga senador naman, parang tingin nila, bakit nyo pa pinapagulo tong issue? Hindi naman issue yung realignments namin dahil lahat ng yan ginawa before i-ratify yung budget. So hindi yan ang issue dahil para sa mga senador, ang issue lang ay yung paggalaw sa budget pagkatapos ng ratification. So ngayon yung huli nating update dito sa isyong ito, sabi ni Senate President Tito Soto, kung talagang ayaw ng mga kongresista na palitan yung kanilang ginalaw ginalaw doon sa 2019 budget, re-enacted budget na nga lang at makita-kita na lang sila susunod na Kongreso. Mm. Jessica. Ang hindi malinaw dito, Jam, no, na-ratify na, ibig sabihin, pinag-usapan na yan ng matagal, dumaan na yan sa katakot-takot na proseso, nagkasundo na, ibig sabihin, na-ratify na ng both lower house at ng Senado yung national budget. Tapos, nung print, diba? Tama ba intindi ko? Nung print na, no? Yung napagkasunduan, biglang nabago na naman. Nag-realignment at ito yung sinasabi ni Senator Lacson, no? I think hindi naman yun nire-refute ng mga congressmen, no? Ni-realign nila o in-itemize daw nila. Wala nga yun dun sa naunang napagkasunduan, di ba? Mm-hmm. Which led to the ratification. So, bakit nagkaganon? Ine-explain ba yan ng mga kongresista? Kasi to ordinary laymen, no? Parang lumalabas na they just really want to have their fingers dipped into the cookie jar. Gusto nilang makakuha ng pera para sa kanilang mga proyekto. Kahit na wala yon sa ratification o yung naunang napag-usapan nila, napagkasunduan nila ng Senado.
Well, Jessica, dahil kasi sa mga kontrobersya nga dito sa 2019 budget, talagang natagalan yung budget process. At yung mga ilang amendments, nagawa na lang ito during the BICAM. So, kumbaga, sabi nila, meron daw mga lump sum allocations na naidagdag na lang during the BICAM na hindi na raw, kumbaga, na detalye pa. So, ang sinasabi ng Kamara, hindi naman daw nila pwedeng hayaan na, kumbaga, lump sum allocations pa rin ito dahil kailangan daw nakasaad talaga kung saan pupunta yung bawat proyekto. So, yun yung sinasabi nilang dahil kung bakit nila dinagdag yun bago i-imprenta itong 2019 budget. Pero yun nga, sabi ng mga senador, bakit sila? Yung mga senador, nagawa naman daw nilang ipasok yung kanilang mga amendments bago maratipikahan itong 2019 budget. So, iba-iba rin kasi talaga yung interpretation nila sa Constitution. Sinasabi nga ng senador, ng mga senador, bawal galawin after ratification. Pero view naman ng ibang kongresista, exempted yung budget bill dahil nga ito yung kumbaga lifeline ng gobyerno. Okay, Jessica. At napag-usapan ba? Medyo seryosong aligasyon kasi yun eh. Na isa raw sa mga na-realign o na-itemize na items dun sa budget ay yung mga ambulansya, no? Mukhang may mga kongresista na gustong magkaroon ng ambulansya, pero ang sabi ni Senator Lacson, overpriced yung mga ambulansyang yon. Hindi ba nila sinasagot yung allegation na yon? Medyo, yes, just... medyo mabigat na paratang yon, Jam, ha? Yes, Jessica, ang sabi ni Senador Ping Lacson, yun nga, hinati daw yung budget for the Health Facilities Enhancement Program ng DOH doon sa mga kongresista, 25 million daw doon sa mga pinapaboran daw ni House Speaker Arroyo at 8 million lang doon sa mga hindi bumoto para sa kanya noon. Sa lahat ng yan daw, kumbaga meron kasing menu list na pwede nilang i-procure na equipment. Sa lahat ng yun, meron daw nakalagay na 2.5 million pesos na ambulansya. So bawat kongresista, kumbaga, merong nakatakdang bilhin na ganun para sa kanyang distrito. Sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang overpriced daw ito, possibly by around 1 million. So, ang sabi naman ng Kamara, hindi nila directly in-address itong allegasyong ito, pero sabi nila, ang dapat daw tignan yung fact na lahat daw ng distrito nagkaroon ng pondo para sa health facility. So, parang dati nga daw, zero, wala nga daw. Pero ngayon, nasiguro daw nila na bawat distrito magkakaroon ng budget para sa mga health facilities. Yun daw yung dapat tutukan, hindi raw yung fact na hinati nila to sa isa't isa at kung ano man yung distribution nila. Ang sabi rin noon ni Congressman Andaya ay kumbaga sa ang sabi ni Congressman Andaya yun nga kailangan na lang daw yung tignan at yung mga binibigay daw doon sa mga distrito ay depende naman sa kanilang needs. So hindi naman daw yun kumbaga arbitrarily na binibigay lang, Jessica. Alam mo, Jam, pag pinag-usapan yung mga technical na bagay, no, pagka yung mga paliwanag na ganyan, okay pa eh. Pero at the end of the day, ika nga, no, trite as it sounds, no, parang ang pangit lang na ang Kongreso, ang lower house at ang Senado, hindi magkasundo dahil sa national budget na dapat sana ay para sa bayan, pero mukhang nagtatalo sila dahil may mga gustong makakuha ng sarili nilang pondo from the national budget. Kahit na may ruling na ang Supreme Court matagal na nagsabing wala na dapat pork barrel. Diba? Yan nga eh, Jessica, at sa huli ang taong bayan yung kumbaga nagsasuffer sa nangyayaring ito. Ekonomiya natin yung nagsasuffer dahil hindi masimulan yung mga infrastructure projects na dapat simulan ngayong taon dahil hindi nga naipasa itong 2019 budget. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.